Gising! Gising! Gising, Pilipinas! Simulan ang umaga na puno ng impormasyon at mga balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay igalaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico, Alvin El Chico at Doris Bigonia. Doris Bigonia. Gising na. Gising na. Bango na. Bango na. Gising. Gising. Pilipinas. Paano ba, no? Ra, ra, ra. Si... Sorry, sir. Hindi mo na ganito. Give me an A. I want. Give me an L. Pang US, ah. Give me a V. Give me an I. Give me an N. Papay N. What do you get? Elvin. Cheerleader. Mali pala. Cheerleader. Oo, cheerleader. Ako yung ano, team captain, ganoon. Yan, oo. Ano bang pangalan ko? Hindi namin kilala yung nagtatanong ako kina Archie doon. Ano ba yung line nito? Yan anong nga, linyahan ni Shihoku? Shihoku ba? Shihoku, hindi ko nga. Shihoku. Parang nga. May baya anong gagawin ko? Anong linyada ni Shihoku? Sino ba may-ari nitong team na to? Shokoy? It's Good Vibes Friday! Costume Friday po tayo, ha? Basketball team ito, ha? May basketball player at meron cheerleader. Yan! Ah, alam mo, pwede ngayon lang ako nakakita ng cheerleader na ang laki ng bilbil. Ako man, laki ng tiyan eh. Oh my God! Hindi, costume lang naman eh. Iyan mo na, partner. Pang-costume lang naman ito, di ba? Okay. Ngayon po ay Friday, Biyernes, August 9, 2024. Magandang gising, Pilipinas. Ako po si Alvin El Chico. At ako po ang inyong leader at cheer, ano? Cheerleader. Manong pangalan? Doris. Pangit. It's a Japanese nga. Meron yan, ano kaya kung may costume, may pangalan yan. Kahit ako may pangalan ako. Eh, nakalagay cheer. Cheer. Yan lang, cheer. Narito na po unang bugso ng ating mga panggising na balita. Mamaya malalaman natin yan. Marami nang mag-text sa atin yan kung sino yung mga karakter natin, partner. Nagpalabas ang Court of Appeals ng 20 araw na freeze order laban sa mga ari-arian ng pugantin leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Nakuwala na, nakuha niya na lahat. Naitago na. Ang tagal na ng freeze order. Inaprubahan ng appellate court ang hiling na freeze order ng Anti-Money Laundering Council matapos matuklasan ang malalaking financial transaction ni Kibuloy noong 2006 hanggang 2022. Sabi niya, na posibleng galing sa mga illegal na aktividad. Kabilang dito ang 10 bank accounts, 7 real properties, 5 sasakyan at 1 eroplano ni Kibuloy. Sakop din ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ at Swarasug Media Corporation ang pagpapatakbo ng Sunshine Media Network International o SMNI, gayon din ang Children's Joy Foundation Incorporated kung saan tumatay yung founder si Kibuloy. Sakop din ng freeze order ang ari-arian ng mga kapwa-akusado ni Kibuloy na sina Jacqueline Roy, Sylvia Semanyes, Ingrid Canada at Crescente Canada, gayon din ang naarestong si Pauline Canada na may 27 bank account. Wow! Oh, di siya na. 27 bank accounts. Uh-huh. Pwede lang ang bank accounts mo. Isa! Isa lang? Oo, yung isa pa kawalang laman. Oo. Ah, yung isa meron pala ako, pero mga walang laman lagi. 27 accounts. Pwede pala, pinapayagan pala yun ng banko. Oo, hindi ba ibang banko eh? Iba-ibang bangko yun, partner eh. Oh, kasi pag sa isang bangko, meron ka, di yun na yun. Oo nga. Unless ibahin mo naman yung pangalan mo. Ay, hindi ko alam kung allowed yun. Baka hindi naman siguro allowed na alias mo lang. Alias-alias lang. Ang siguro. Grabe. Dami. Tiwala si Justice Assistant Secretary Mico Clavano na malilimitahan ang galaw ni Kibuloy dahil sa kautusan ng Court of Appeals. Naniniwala naman si Davao Regional Director Brigadier General Nicolas Torre na nasa loob pa ng compound ng Kingdom of Jesus Christ ang nagtatagong si Pastor Kibuloy. O, andun lang pala eh. Ay, kailan? Nuknukan ng laki ata? Napakalaki nun. Parang 70 plus hectares. Parang Disneyland nga pag pumasok ka dun. Oh my goodness. At saka parang ando dun yung mga tao niya.
babantayan daw siya, hindi ba? Oh, pero dapat wala yun eh. Kasi lawful arrest order, di ba? Yes, oo. O di patupad mo saka, kung lawful man. Di ba pagka ganyan, hindi mo ma-enforce, dereliction of duty naman? Oh, kung alam mo na nandun nga. Oh, okay. At pag hinarang mo naman, di obstruction yun. Obstruction naman. July 8, nagalok po ang DILG ng 10 milyong pisong pabuya laban kay Kibuloy, habang tig 1 milyong piso sa iba pang kapwa-akusado sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking na walang piyansa. Ayun. Nangako ang ilang kongresista na re-repasuhing mabuti ang panukalang budget ng Office of the Vice President sa susunod na taon. Partner, nakita mo ba yung banat ni VP Sara sa gobyerno? Ano sabi? Parang long and short of it, walang kwenta! Hindi pa makasali din siya doon. Parang ganyan, sabi niya. Yung Pangulo walang ginawa sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. O di ang suma total, mandami ang nilitan niya. Suma total, walang kwenta! Humaga. Sabi niyang gano'n. And if ibig sabihin nun, simula na po ng batuhan yan na akusasyon at lumilinaw yung guhit. Oo. O dito ka, blue ka, dito ka sa kabila, pula ka. Correct. O green ka, yellow ka. Yun. Oo. Na pero magiging nasa, malinaw, partner. Pero nasa upper hand, kung sino man yung mas mataas ang posisyon. Kasi pwede mong gamitin ang lahat ng iyong mga impluensya, ang iyong kapangyarihan at resources para nga matalo mo itong iyong kinakalaban. Kaya nga ngayon, partner, kumbaga ay bubusisiin ang budget ni OVP. Iginiyat ni Manila Congressman Joel Chua na hindi na dapat bigyan ng free pass si Vice President Sara Duterte sa budget hearing ng Kamara. Noong nakaraang taon, tumagal ng halos 30 minuto ang pagdinig sa panukalang budget of the Office of the Vice President matapos igiit ni Senior Majority Leader Sandro Marcos ang tradisyon na mapabilis ang mabilis na pagpasa sa pondo ng niratrat. Yun lang yun. Hindi, may courtesy kasi dun eh. Oh, pero niratrat nga ang hearing doon sa budget ng OVP. Noong nakaraan. Oh, ganun din naman. Ang Office of the President naman, lumulusot lang din eh. Pero ang tawag doon, courtesy. Niratrat last year. Ngayon, bubusisiing mabuti. Ayun na nga. Kung ako naman, hindi naman ako pabor doon. Kung binigyan nyo ng kortesiya ng mga nakaraang administration, bigyan nyo rin ng kortesiya ngayon. Marami pa naman ibang paraan para mabusisi yan eh. Diba? Kasi yung Office of the President, part, may question din. Mas malaki pa yung intelligence fund ng Office of the President kesa sa ahensya na in charge sa intelligence na NICA. Saan ka nakakita naman nun? Haray ko. Kumbaga sabi ng... Iniyo ba? Sabi ng NICA, PBBM, pa-share naman. Alam, ibig sabihin ng NICA, National Intelligence Coordinating Agency. Uh-huh. O di dapat nandun ng intelligence? Dapat lahat, mas malaki pa yung intelligence fund mo kaysa sa NICA. Ako. Ano ba? O di ikaw na, Mr. President, ang magbigay ng impormasyon sa NICA. Ikaw na trumabaho niyan. Yaman din lang. Oo, yaman din lang. Mas malaki yung intel mo. Correct. But then again, siguro ang presidente, paano may mga taong in charge dyan eh? Oo naman. Oo, busy na siya eh. Tanungin natin sa budget department. Ba't nagkaganyan? Sabi ni PBBM, ang dami ko ng problema, dumadagdag pa kayo. Iba naman ang aking po problema. Hindi, kung ikaw naman budget secretary, hindi ka man ba magtataka? Sino pang budget secretary? Si Pangandaman. O hindi ka ba magtataka? Ang budget ng intelligence ng Office of the President, ganito kalaki. Oh. Yung NICA na in charge sa intelligence ng buong bansa, ganito lang. Kaya yung iba, humihingi sila ng pansarili nilang intel funds. Kaya nga. Diba? Kaya nagkakaganyan. Which is hindi tama. Kasi, di buwagin mo na yung NICA kung ganun. Agency ka nga na in charge kaya sa nga, intelligence, di ba? Buwagin mo na kung ganun din lang. Ay, kaya lang, kung ikaw na may kalihim na gustong magpasip-sip, ayan. Siyempre, ang taga-aproba, ang leader, nandun sa Malacanang eh. Oo. O, hindi, sabi, go mo lang. Parang ano ka lang, bulag, pipi at bingi. Oo. Wala akong nakita. Sige, go lang yan. Yung mga sip-sip. Malabanan! Ay. Ayun, kay Congressman Chua, dapat magpaliwanag si Vice President Duterte hinggil sa malaking paggas sa kanyang opisina simula noong 2022. Mahigit 2 bilyong piso ang hiling na budget ng opisina ng VP
sa susunod na taon na mas mataas ng 8% kumpara sa 1.8 billion pesos ngayong taon. Wala namang inilaang confidential at intelligence funds sa OVP sa susunod na taon. Nauna nang binatiko si Vice President Duterte dahil sa paggastos ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw noong 2022. Magsisilbi si dating presidential spokesman Harry Roque bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs. Sinabi ni Roque na matagal na siyang nagbibigay ng payong legal sa dating Pangulo hinggil sa investigasyon ng ICC. Wala pa rin desisyon si dating Pangulong Duterte kung haharap sa pagdinig ng tinatawag na Quad Committee ng Kamara. Nakatakdang simula ng Quad Committee sa August 15 ang investigasyon sa mga krimeng iniuugnay sa Pogo, illegal na droga at sinasabing extrajudicial killing sa ilalim ng War on Drugs. At mo ko tinitingnan, Bea, iimbitahan sa pagdinig. Tama ba na, nakatanghod siya dyan? Oo nga. Oh, God! Si Bea po yung staff namin, kukuha ang picture namin. Pero wala, parang hindi siya kumukuha ang picture, ah. Hindi. Oo. Nang lang yan. Oo. Pati itong batang to, ang ano-ano nang yan. Nang-i-stalk? Oo. Iimbitahan po sa pagdinig ang police station commander na nagbunyag sa sinasabing reward system sa mga pulis sa War on Drugs, gayon din ang mga dating opisyal ng PCSO. Iimbitahan din sina dating Pangulong Duterte at Roque, gayon din si Senador Ronald Bato de la Rosa na dating chief implementer ng War on Drugs. O di naturalmente dapat umapir doon sa hearing si Harry Roque. Kasi yung si Duterte, huwag na tayong umasa na pupunta yan. Hindi, pero sa totoo lang, pwedeng pursahin nyo ng kamera. Kaya lang, siyempre, hindi mo siya presidente eh. Oo, pero may kortisiya nga tinatawag. Abangan, ang susunod na kabanata. Siguro, ang leksyon dito ay, kung sa palagay mo nakalusot ka na sa iyong ginawang kalukuhan noong mga nakaraan, hindi talaga partner kasi ang politika, hindi mo talaga masabi na ngayon magkaibigan tayo, bukas magkaaway na tayo, lahat ng baho ko, ilalabas mo. Ganun ang mangyayari. Walang permanent friends, only permanent interest. Correct. Tinan mo, uungkatin ngayon. Ililink sila doon yung War on Drugs, ang daming pinatay, ang daming mangyayari dyan. Diba? Kaya ang leksyon lang natin dito, lahat ng ginagawa mo ngayon, kung yan ay masama, kung mali man, iwasto mo na agad. Pero pwede, may time ka pang iwasto yan bago mo maharap si Satanas. Mali. Sorry. Pero sa ang punto dyan, babalik at babalik sa'yo. May karma po. Yan. May singilan. Well, don't you ever think that you got away with it. Yes. Ngayon, meron kang magandang bahay, magandang kotse, marami kang pera, ang ganda-ganda, ang lamig-lamig dun sa bahay mo. Sabi naman ni Satanas, welcome to your new home. Umaapoy-apoy. Pag meron kang inapi, ay partner, babalik at babalik. Correct. Sa'yo. Babalik at In babalik. In so many other ways. Correct. And kahit matagal, babalik meron at babalik. Eh. Kasi okay. Meron kang injustice na ginawa. Ganun lang yun. Eh, mabuti sana kung ang balik ay sa iyo mismo. Eh, what if sa pamilya mo? Di ganun talaga po, ay, di ba? Ikaw nga sisisihin ng pamilya mo. Ikaw kasi ginawa mo rin. Sabi ng pamilya mo, alika, papatayin ka namin. Patay agad. Next. Kinwestiyon, ako na ba ito? Kinwestiyon ng ilang mambabatas ang mataas na singil sa kuryente sa Pilipinas. Sa pagdinig ng kamera, sinabi ni Baguio Congressman Mark Go na nagdadalawang isip na mamuhunan ang mga dayuhang investor dahil mas mataas ang singil sa kuryente sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya tulad ng Thailand, Indonesia, Vietnam at Malaysia. Ayon sa kongresista, dapat kumilos ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission para maipantay ang singil ng kuryente sa Pilipinas sa iba pang mga bansa. Paliwanag ni Energy Secretary Rafael Lotilla, mababa ang singil sa kuryente ng ibang bansa dahil nakatatanggap ng subsidiya mula sa pamahalaan. Nauna nang inanunsyo ng Meralco ang posibleng bawas singil sa kuryente ngayong buwan.
feasible ba yun, partner, ikaw nag-cover? Tagal-tagal na ng issue ng singila sa kuryente, ngayon nyo lang napansin. Tsaka bakit pinaabot ninyo sa ganitong level na pataas ang pataas? Hindi, di ba naalala mo yung kinuwento mo, yung ERC ba yan na dapat inayos nila yung rate? Inupuan ang inupuan at ang rate ngayon ay yung dati pa din. Sa Meralco yun? Oo, sa Meralco. Na sinasabi ni isang dating commissioner, teka muna, hindi na yan dapat ang rate mo. Dapat mas mababa na. Mas mababa na. Oo. Eh ngayon, ang tanong doon, anong magagawa nating ordinaryong consumer? Wala. Walay. Bayad pa rin tayo buwan-buwan. O kundi, wala tayong kuryente. Puputulan ka kapag hindi ka nagbayad. Diba? Eh para ang dating kasi, dinidribble lang din tayo sa mga highfaluting words. Pag si Aling Barang, kinwentuhan mo na na ay ganito kasi yan, may ganito, may mga ganitong charges. Nako, mag-tune out na si Aling Barang. Sabi ni Aling Barang, imbis na pakinggan kita, Alvin El Chico, pupunta ako dito kay kumari ko, oh, may bago eh. Oh. Magmamaritesa na. Magmamaritesa so, na yung lang. Ending, alam kasi na mga players yun, sabi, hindi mag-tune out yan, singilin mo na lang, magbabayad yan. Oo, and true enough, mo. Magbabayad nga ang mga Pilipino. At saka yung kaysa Pilipino, maputulan. Kaysa magtanong, ah, sige na nga lang, gumaganyan bayad, na lang sila. Bayad, bayad. Matapos na lang ito. Sabi mo, hindi, may dagdag po ito na 50 centimos kada kilowatt hour. Bayad na lang. Eh, isang yosi, may git piso na eh, di ba? Bayad na lang. Ang hindi mo nare-realize, pag tinimes mo yan sa dami ng consumer, bilyong piso ang halaga noon. Tapos, bakit ganun pa ang ating servisyo na nakukuha? Ay, diba? Ayan, si Kaide palang pangalan ko, partner. Rukawa Kaide. Mamaya na ba yan? Alam ko na ginaantay mo yun. Hi! Sinasabi ko lang na si Rukawa Kaide ako. Pero mamaya, ha? Pinatawan po ng 4 na buwang pagkakakulong si dating PIDEA agent Jonathan Morales. Jonathan Morales? Parang familiar. Jonathan Morales. PIDEA agent Jonathan Morales. Saan ko nga ito narinig? Sa desisyon ng San Fernando Pampanga Municipal Trial Court, inatulang guilty sa perjury o pagsisinungaling si Morales dahil sa pagbibigay ng maling testimonya laban sa mga Chinese na nahaharap sa kasong drug trafficking noong 2011. Sa testimonya, sinabi ni Morales na sangkot ang mga Chinese na sina Albert Ko Chua at Aaron Tan sa pagbabyahe at pagbibenta ng mga illegal na droga. Pero binawi ni Morales ang testimonya sa cross-examination at iginiit na pinilit lang siyang tumistigo ng kanyang superior na si PIDEA Director Lyndon Aspacio. Iginiit ni Morales na natakot siyang malipat ng assignment sa mapanganib na lugar kung hindi susunod sa utos. Pero ayon sa korte, walang ebidensya para suportahan ang argumento ni Morales na siya ay pinilit at tinakot. Si Morales ay isa sa tumistigo sa pagdinig ng Senado hinggil sa tinatawag na PIDEA leaks. Ayun, siya nga yung partner. PIDEA leaks. Yung mataas yung energy, yung parang nang-aaway doon ng mga ano, correct, ng mga senador. Siya yun, ano, yung matapang. Oh, so may kaso pala. O yan, napatunayan. Perjury. May kulong pala yun, ano? Siya po yung sumikat dun sa PIDEA leaks. O yung dokumentong nagsasabing gumagamit ng illegal na droga sina Pangulong Marcos at aktres na si Maricel Soriano. Natatandaan ko na yung kalbo, di ba? Oo, tama. PIDEA dati. Oo, parang yung ayan, guilty. Naglabas siya ng mga statement niya nung tinanong kung anong ebidensya. Wala po. Eh, sabi niya, galing yan sa isang agent na parang ni-report. Hindi niya mabigay yung konkretong ebidensya doon sa mga pag-akusa niya na nag-droga nga ang Pangulo at si Maricel Soriano. Hindi, wala naman din talaga siya doon eh. Ang basihan ng kanyang aligasyon ay may intel report na sinubmit for action sa PIDEA. Wala talaga siya doon, sa totoo lang. Kaya lang, pinaninindigan niya, may papel yan eh. Okay. Ilabas niyo yung papel. Yun ang nilabas nila sa Senado. Mm-mm. Na hindi ngayon, ang sinasabi ng PIDEA, walang nag-exist na ganyan. Saan mo nakuha yan? Parang ganun. Okay. Ay nako, ang gulo-gulo ninyo, ang dami nang problema. Itinuro ang kumpanyang Smartmatic na posibleng nasa likod ng sinasabing demolition job. Hala? Laban kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia. Kasunod dito ng akusasyon ng Sagip Party List Representative na nakapangalan kay Garcia ang 2 offshore bank accounts sa Cayman Islands. Sinabi ni Garcia na ang kumpanyang Haleo Consulting na nakabase sa Amerika, Jaleo siguro to, na nakabase sa Amerika. Sabi niya sa ating kinwento niya, binanggit ni Chairman yan eh. Oo, pero hindi niya binanggit noon yung Smartmatic.
Diba? Oh. Ang posibleng nagbukas ng bank account na nakalista sa kanyang pangalan. Sinasabing nasa iisang gusali lang sa Barbados ang opisina ng Smartmatic at Jaleo Consulting na pagmamayari ng isang Jose Antonio Herrera. Ipinakita rin ni Garcia ang certification mula sa Bangkong Cayman National at Scotiabank Cayman na nagpapatunay na non-existent o hindi totoo ang mga offshore account. Hinihintay din ni Garcia ang resulta ng investigasyon ng National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council bago sampahan ng ethics complaint si Marcoleta. Itinanggi na ng Smartmatic ang bintang at iginiit na wala silang kinalaman sa sinasabing demolition job laban kay Garcia. O di kasuhan na ninyo kung kayo ay inakusahan tapos wala pala, na meron ka mga patunay na hindi totoo, non-existent. O di, enough basis yun. Doon nga mauwi yun, partner. Oo. Doon mauwi yun. Hoy, sabi ni Archie Lagman Sakuragi, Hanamichi ang karakter mo, hindi kasi Kaide Rukawa. O di hindi. Hindi naman akong kausap. Ano, bakit ginawa niyo akong electric fan? Hanamichi? Bakit ganun? Pero wala kang karakter. Ah, ganyan. Wala kang pangalan. Ikaw ay Rukawa fangirl, sabi ni... Ah, fangirl lang ako. Sabi ni Christian. Ano ba talaga, Christian? No, tama. Sa number 10 ako. Tama yan, si Kaide ako. Palindigan natin. So ano yan, basketball? Isulat mo! At hindi ko nga mabasa ang bungangam anak. Sirve si Christian? Oo. Oh. Christian! Ten. O, ano number 10? Baka gusto mong lalo kang mga yayat ha? Dyan. Oh, sabi na, tama si Chichi. Hanamichi. Sakuragi. Sinong number 11? Si Kaide. Oo, oh, mali-mali naman. Ulit-ulit po, hindi po ako si Kaide. Saan, ano ba yan, anime na programa? Ayan, ano yan, Camille? Kami tinapay si Camille. Ako po si Hanamichi Sakuragi. Yan, saring good vibes Friday. Korean pala ito, hindi Japanese. Ah, ganito? Oo nga. Tapos ikaw, ano ka partner? Fan girl. Groupie lang ano, ako. Groupie ka, ha? Hanamichi Sakuragi fan girl. Ako yung yung mga kumikindat sa mga player, ganon. Hans, may Hans. Pansi. May Hans na naman ako partner. Meron na naman. Kasama pa rin si Hans, Hanamichi. Sali pa rin. O, sali kayo ha, sa ating Good Vibes Friday. Sorry, wala kami masyadong alam. Ang may alam lang po dito si Camille. Oo, at mga kalukuhan siya ang may alam. Kinakarir niya po ang basta lahat kami, ng mga game lang kami. Basta hindi lang kami magmukhang tanga. Okay. Oo. Lang yun ha. At saka yun na nga, meron ako kaagad. Ay, may pangalan ka. Ano pala? Haruko. Haruko. Oh, so this ka. Ikaw pala yung love interest ko. Sakuragi. O, Sakuragi at Haruko. Eh, love, ano mo nga dyan? Ano yung may letter-letter, yung kina-cancel-cancel? Ang tawag mo doon? Ano tawag mo doon? Ha? Flames! Flames! Oh, flames mga anong resulta? Pero kung ang ano natin, ang resulta, D! Ano ibig sabihin D? D pwede. Magandang umaga kay Ma'am Ana. Sino nandyan? Oy, itaas nyo yung ano? Naklauren. Ma'am Ana ba yan? Hoy! Ma'am Ana. Di sila may tinapay ata doon, partner eh. Okay, nagkakagulo pala si doon sa loob. Eh. Uh-huh. Ma'am Ana, Clauren Horda, ang aring pag-asa weather forecaster. Ma'am Ana, good morning po. Morning, yes, ma'am. Yes, magandang umaga, Sir Alvin, Ma'am Doris. Update po tayo sa magiging lagay po na ating panahon ngayong araw na kung saan habagat pa rin po yung patuloy na magdudulot ng maghapong maulap na kalangitan at may kalat-kalat na mga pag-ulan sa may bahagi na Ilocos Region, Zambales at Bataan. Pero dito sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa na ating kapuluan. Ngayong umaga ay may chance ho tayo ng panandali ang buhos ng pag-ulan dahil may nakataas na ho tayong thunderstorm advisory dito sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Rizal at Laguna. So expect po natin ang pag-ulan po, mga panandali ang buhos ng pag-ulan within the next 2 hours. Samantala, after po nitong pag-ulan na to, ay magiging maaliwalas po yung ating panahon habang papatanghali. And then sa hapon hanggang sa gabi ay posible ho ulit tayong makaranas ng mga isolated na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Dala nga ho ito ng mga localized thunderstorm. Pwede ho natin i-monitor yung ating mga thunderstorm advisories na nilalabas po natin sa ating social media accounts para mapaghandaan po natin yung ating mga paglabas po nating mga tahanan, lalo na kung may ina-expect po tayo ng mga pag-ulan para makapagdala ho tayo ng payong para kung sakali man po na tayo ay lalabas ng ating mga tahanan.
Sa kasalukuyan po, yung bagyo na minomonitor natin ay patuloy hong kumikilos palayo ng ating area of responsibility. Wala ho itong direct na epekto sa ating bansa at sobrang layo na rin ho nito para pumasok po sa ating PAR. Kahit bukod dito, wala na ho tayong namamataan pa sa kasalukuyan na posibleng low pressure area o bagyo na posible pong makaapekto sa ating bansa. Over the weekend po dito sa Metro Manila ay magpapatuloy po yung ganitong naranasan natin na lagay ng panahon na kung saan hapon, gabi, pati na rin po hanggang sa umaga, may mga pag-ulan po tayong posibleng maranasan. Pero sa tanghali ay magiging maaliwalas naman po yung ating panahon. At yung pilates natin dito sa Weather Forecasting Center, ito po si Anna Cloren Horda. Magandang umaga po. Thank you! Maraming salamat, Ma'am Anna. Salamat, Ma'am. Happy Cloren weekend. Horda. Teka muna pa, nababating ko. Ang dami na kagad bumabati sa ano atin. No? Si Mark Hernandez, gising na. Ganon din si, sino ba, Ray? Ha? Si Ricky Rosales ang nag-introduce sa'yo. Sino? O, ibigay lang, ilagay mo yung pangalan mo. Ted Kua, good morning! Magandang umaga. At si Grace San Mateo, unang-una sa pila pa rin. Sige, partner, go. Mike. Po na si Louis Basco. Mukhang sasaba kayo mamaya sa Olympics. Laban! Tapos na ba? Wala pa? Wala pa. Okay. Hindi pa tapos, partner. Oh, dahil dyan, pakinggan muna natin. Sino una sa linya, Camille? Si Steve Raz. Ayan, partner. Tanoy mo kung kilala ni Steve Raz itong mga costume natin. Ayan. Nagbabalita at bilang servisyo sa lahat na nakikinig at nanonood sa atin. Steve Raz! Alam mo ba kung ang sino-sino itong mga aming nire-represent? Good morning, Sakuragi at Haruko. Aba, oh, hindi nga daw. Ano pa nga? Sakuragi nga ba ako? Oo. Kilala mo ba Sakuragi ito, Steve? Kilala naman. Ano bakit hindi na? Ba't hindi ko namin kilala ni Doris? Ano ibig sabihin? Sikat kaya siya. Sabi niya, Sakura, ano? Oo. Sakuragi, Hanamichi, at Haruko Akagi. Oo nga, ba't hindi namin kilala? Hindi namin kilala. Ang alam lang namin, Samgyupsal. Hindi, Korean. Ay, mali. Korean pala. Hindi, Japanese. Japanese, ito pinag-uusapan natin. Cartoons ba ito, Steve? Anime yan. Anime. Kaya alam ng mga kabataan. Alam ng mga bata. So, ano yung ibig mo sabihin pa? Na si Steve Ross, kabataan pa ako. Katayo katandaan, ganun. Ganun na nga ang masaklap na katotohanan. Go, Steve! Doris Alvin, arestado ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ng isang Koreanong pugante na wanted sa kasong copyright law sa Seoul. Kinilala ang suspect na si Kim Jong-sik, 55 years old, na naresto sa kanyang mismong tirahan sa Barangay Santo Niño, Angeles City, Pampanga. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, may nakabinbing arrest warrant sa suspect na inilabas ng Busan District Court noong 2022 dahil sa naturang kaso. Sa investigasyon, nag-ooperate ng isang Korean language streaming service sa Pilipinas ang suspect simula pa noong 2013 at nagalog ng mga pelikula at entertainment shows na walang permiso mula sa may-ari sa Korea. Sinisingil umano ng pugante ang mga subscriber nito sa nasabing illegal streaming platform ng 4,000 piso kada tatlong buwan. Nakadetine na sa Immigration Custodial Facility sa Camp Bagong Diwa Tagig ang dayuhan habang inihahanda ang deportasyon nito. Ipinablocklist na rin ang immigration ng pugante para hindi na muling makapasok sa Pilipinas. Kaservisyo mo sa immigration, Steve Raz, para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Thank you! Maraming salamat Steve Raz. Next. Sino ba ito? Marlene Padiernos, lagi naman ito nagbabalita at nagsiservisyo eh. Marlene! Doris Alvin, naabot sumigit kumulang 2 kilong hinihinalang shabu ang nakulimbat ng mga otoridad sa Yubenco, Barangay San Jose Busto, Zamboanga City. Ito ay sa kasagsagan ng itinasang bypass operation ng mga operatiba kaninang alas 12 ng hating gabi na nagresulta din sa pagkakaaresto ng isang suspect na itinuturing na isang high-value individual. Sa ulat ng PNP Drug Enforcement Group ni Particular Director Police Brigadier General Eliezer Mata, tinatayang may katumbas na standard drug price na nagkakahalaga ng 13.6 million pesos ang mga nakumpisang illegal na droga. Gayun din ang ilan pang mga ebidensya mula sa naturang suspect. Sa ngayon ay nasa posidya na ng Zamboanga City Police Office, Police Station 11, ang naarestong suspect na naharap naman sa mga reklamong may kinalaman sa illegal na droga. Habang ginala na rin sa tanggapan ng PDEG Special Operating Unit 9 ang mga nasamsam na ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at proper disposition. Kaservisyo mo sa Campo Crame, Marlene Padiernos, para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Thank you! Maraming salamat, Marlene! Next!
Sino po ba ito? Si Nico Bagsik? Nagbabalita at nagseservisyo. Nico! Good morning, Doris at Alvin. Mahigit 3 kalahating kilo ng hinihinalang marijuana ang nasamsam na sa bypass ng Taguig City Police sa JP Rizal Extension, Barangay Sembo. Arestado din ang suspect na kinilala ng pulisya na nakatira sa Barangay San Roque sa Pateros. Samot-saring marijuana umano ang nakumpiska ng pulisya mula sa suspect. Ang ilan sa mga ito hinalo sa vape oil, imported na mga pakete ng red velvet at lemon cake mixes at sa mga jelly bean na candies. Ayon sa pulisya, nakatanggap lamang sila ng text sa Taguig Substation 11 text message tungkol sa delivery umano ng nasabing illegal na droga sa lugar, kaya nagkasa sila ng checkpoint inspection na ilang beses ding nagtangkang tumakas itong suspect sa kayang-kanyang motorsiklo. Naaresto na lamang ito nang bumangga ito sa isang signage. Dating call center agent umano ang suspect, at sa hanayan nito aminado naman ito na nasa isang buwan nang nagde-deliver ng pinagbabawal na gamot. Depensa naman ng suspect na binablockmail umano siya ng amo niya, kaya hindi makatanggi sa pinapagawang pagpapadeliver ng hinihinalang illegal na droga. Nasa kustodiya siya ngayon ng Taguig City Police. Kasendisa mo dito sa Taguig, Nico Bagsik, para sa Telerado Serviso at Radyo 630. Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik! Partner, anim-anim yung ano... Guess natin. Oo, guess natin, ha? Wow. Unahin kayo natin si Conjen, Camille, ha? Pakakusapin na natin si Consul General Vault Mauricio, ang ating Philippine Consul sa Osaka, Japan. Mm. Partner, nilindol yung Japan. Oh! Hindi ko nga nakita sa news Osaka, item natin. Osaka, sa Osaka ano, mismo. Sa... No, hindi naman sa Osaka mismo. Eh. Ay, awan ko, saan lugar ba yun? Hindi si Conjen na magkikwento. Sige, na ako, ha? Sa mga kababayan natin po na mayroong mga kamag-anak sa Japan, yan. Pakinggan nyo yung interview kay Conjen. Conjen, good morning po. Good morning, sir. Po sa inyong lahat, pati sa ating mga kababayan, mga taga-tangkilik ninyong nakikinig. Nasaan banda si, naman, ano, parang hindi ko nakikita si Conjen. Oo nga, akala ko naka-zoom, di ba? Conjen, balitaan mo nga kami, kumusta ang sitwasyon nyo dyan after nung lindol ka hapon? Okay naman po yung sitwasyon natin sa mga Pilipino at kababayan natin nakatira dito na malapit sa nangyaring lindol, wala pong apektado na casualty. Wala po sa ngayon. Ayun, si Conjen. Nakita Conjen. Na so walang saan apektadong po? Pilipino. Oo, pero saan mismo wala, nangyari? Wala pong apektadong Pilipino. Opo. Saan po nangyari? Nangyari po ito sa Miyazaki, malapit sa Miyazaki, pero hindi ito nangyari sa lupa. Nangyari po sa dagat. May kalayuan ng konti doon sa mismong lupa. Yung pinakamalapit ditong probinsya, yung tinatawag nilang Miyazaki. Ang Miyazaki po, sakop po ng jurisdiction natin yan, isang probinsya po na galing ng Osaka, kung magmamaneho po kayo, mga 10 oras, kung magbubullet train kayo, mga 5 oras po. Malayo rin, Conjen. Malayo. Ano ba yun? Pag in-imagine nyo, yung mapa ng Japan kasi pahaba. So nasa baba pa siya ng Osaka? Yeah. Ang mapa po ng Japan, kung para sa kaalaman ng ating mga kababayan, pati sa inyo rin, para madali nating matanto ito, isipin ninyo yung mapa ng Pilipinas. Yung Japan, parang Palawan yan. Yung probinsya ng Palawan, pati yung Hugis, pahaba. Pati yung anggulo niyan, pahaba. Parang Palawan yan. Ama. Ang Palawan, pag pinalaki ninyo, nakasing laki ng Pilipinas, gano'n na ang Japan. Kasi ang mas ng laki ng Japan compared sa Philippines, mga 25% bigger sila. Mm. Kasi mas marami silang lupa, tayo mas maraming dagat. Opo. Ganun po yun. So, kung ang mapa ng Japan, super... yung Palawan, palakihin ninyo, superimpose yung sa Pilipinas, at yung Japan, yung sinasabi natin Tokyo, yun yung Maynila, roughly. Kung saan ako ngayon, yung Osaka, yan po ang Cebu. Yung pinangyarihan ng lindol, nakakatuwa ito, kung saan yung Surigao banda, yan yung Miyazaki. Medyo malayo. Kaya ako po sinasabing nakakatuwa, dahil maraming lindol na nangyayari din sa Surigao, halos kasabay nitong mga lindol na to. Nung Sabado lang, mga 5,
yung lindol na nangyari nung nakarang linggo. Tsaka sanay sila eh, no? Konjan, masanay yung mga Japanese and they're ready for any eventuality pag bayano. So wala, may Pilipino ba doon sa, ano pangalan ng probinsya, ikaw mo? Miyazaki? Ang pangalan ng probinsya, Miyazaki, mahigit kumulang mag-iisang libo ang dami ng Pilipino doon sa Miyazaki. Tawag nila doon prefecture. Provincia actually yan sa atin, pero sa kanila tawag nila prefecture. Meron niyang capital, Miyazaki din yung pangalan. Miyazaki City. Meron po tayong mga Pilipino doon. Ano po ang mga ginagawa ng mga Pilipino dyan? Nakapag-asawa o may mga trabaho sila dyan? Opo, residente na po. Karamihan sa kanila, meron na rin mga asawa at marami din po tayong mga nagtatrabaho doon po. Okay. Okay. But, pero at least as of 6:37 a.m. Konjen, you can safely say, declare, walang nasugatan, nasaktan o nasawing Pilipino sa malakas na lindol kahapon. Wala po. Wala po. Sa kasulukuyang pag-uulat natin ngayon, wala pong naapektuhan na casualty. Ay, salamat. Gano'n nga kalakas 7, ulit, Konjen? 7.1? Wow. 7.1 po. Wow. Tatlo po itong lindol doon, the same area, no? Sa ilalim ng dagat, sa may Miyazaki. Halos pareho ng oras. Mga pasadong alas 5 ng hapon niya sa Philippine time nung nangyari po kahapon. Kaya naman po nag-meeting nung gabi yung Japanese Meteorological Association, yung Japanese government, at nagbigay ng advisory kasi po, malakas po itong lindol, di pang karaniwan ang lakas ito, itong 7.1 magnitude na to. At ang dahilan ng kanilang pag-meeting po, para magbigay ng advisory na sa kanilang forecast or projection within the next 5-7 days, maaaring may maganap pang lindol ito sa area na to na tatama ng magnitude 8. Nako! Ang lakas, mas malakas. Yun. Malakas. Kaya nagbigay sila ng advisory. Kasi kung may tumamang magnitude 8 na lindol, hindi agad makakapag-evacuate yung mga tao dun sa area na to. So, binababalaan nila na maghanda. Sanay sila sa handang ganun. Pero yung lakas na magnitude 8, malakas po yan. Sobra. So, pero sa ngayon, wala pa po nag-evacuate? Wala po. Wala pong nag-evacuate. Mula nung kahapon hanggang ngayon, meron pong dalawa o tatlong lindol na naganap. Kahapon dalawa. Ngayong madaling araw, mayroong dalawa din. May isa kahapon, may dalawang lindol na higit sa magnitude 5. Oo. Pero hindi malakas po... Yun. So, hindi meron ang nangyayari. Na hindi po nakapagpa-trigger ng tsunami? Yung tatlong sunod-sunod na malalakas na yan? May tsunami warning, 1 meter high, doon po sa may Miyazaki area. Ngunit, wala pong nasalang tao tinamaan. Mabuti naman. Konjen, sa mga pupunta, kasi partner punta ng Pilipinong Osaka. Japan in general, sa mga turista na pupunta po, wala naman pong problema, ituloy nila yung biyahe nila, Konjen, ano? Ganito po, ang kaya kong sabihin, kasi ang Osaka, malayo nga, parang Cebu yan, tapos ang pinangyayarihan ng lindol, parang doon banda sa may Suligaw, kung iahantulad natin yung Pilipinas sa Japan, no? Yung mga karamihan ng Pilipino na pupunta ng Osaka o yung region ng Kansai, kung saan yung Osaka, sa ngayon po, wala tayong advisory na huwag na nilang ituloy yung bakasyon. Yung maaari pong maapektuhan, yung medyo malapit na isang malaking bayan iti sa prefecture sa baba na malapit din sa Miyazaki, part ng Kyushu region. Ang pangalan po nito yung Fukuoka. Old name is Akata. Marami po Pilipino doon. Oo, maraming Pilipino. Fukuoka. Kung doon sila magbabakasyon, kasama yon sa mga binigyan ng babala. Kasi area yun within the general area. Okay. Pero tuloy pa rin. Wala pa sinabing huwag kayong pumunta o pumasok sa Fukuoka. Just be sure lang na malapit kayo doon sa pinangyarihan ng lindol. Tama po yun. Ang dinilin lang na Manila, maghanda. Yun yung paalala nila. Maghanda tayo kung may ganitong pangyayari.
yung ano po, yung agham na pagdating sa Limbol, parang hula pa rin mo yan. Likely to happen. Eh, maganda na ang science and technology behind the forecasting of tremors. Natitingnan nila yan at may mga instrumento sila. Pero hanggang ngayon, hula pa rin yan. Hindi okay. Nila masasabing sa ganitong araw, sa ganitong oras, merong lindol na magaganap. Tama, ang kaya lang nilang sabihin, most likely na mangyayari ito within the next 5 days, 7 days. At nangyayari naman. Hindi lang nila alam kailan yung eksaktong oras at saan tatama. Doon lang sa general area. Thank you, Conjen. Maraming salamat. Arigato gozaimasu. Maraming salamat po. Arigato gozaimasu. Si Conjen Voltaire Mauricio, ang ating Philippine Consul General in Osaka, Japan. Sunod natin kagad si Ivy Menside. Si Ivy Menside po, OFW sa Kagoshima, ayan, sa Kyushu, Japan. Two hours away lang. Dun ah, talaga? Sa kung saan nangyari yung lindol. At 5 years na po siya sa Japan, isang factory worker. Ivy, good morning! Ivy! Good morning! Ivy, nakamute ka. Pakapindot yung mic. Ivy! Good morning po. Ayun. Si Ivy parang anime character na rin. Ivy, kumusta kayo dyan after the lindol? Sa ngayon po, wala naman pong nasaktan. Pero talagang hindi pa rin mawawala yung kaba sa amin, lalo na po at malapit lang kami. Yung Ken or yung prefecture na napangyarihan or center ng lindol ay katabing Ken lang po sa amin. Okay, so wala naman. Naramdaman nyo ba? Paano? Oo, naramdaman nyo ba? Sobrang naramdaman po namin. At first time pong ganun kalakas na lindol sa buong buhay namin. Pati yung mga katrabaho naming hapon, sinabi nila na sa 20 years nilang nagtatrabaho sa loob ng factory na to, first time nilang ma-experience yung ganun kalakas na lindol. So anong ginawa ninyo? Di syempre, yung mga hapon, sanay sila, di ba? Kung anong gagawin nila. Kayo rin ba? Ilang taon ka na rin? 5 years ka mo? Eh sanay ka na rin kung anong gagawin sa mga ganyang sitwasyon? Actually po, naka-experience ako ng lindol before. Actually, lagi namang naglilindol ang Japan, pero usually tulog kami, hindi namin nararamdaman. Or may lindol man, saglitan lang po, hindi ganun kalakas tulad ng kahapon. Yes, ang mga hapon po napaka-disiplinado nila, alam nila ang gagawin kung ano ang kung may lindol na ganyang nangyayari. At agad po silang umuupo, nakastay lang po sila sa place nila. And kung medyo lumakas na yung lindol tulad kahapon, nagtago sila sa mga ilalim ng mga table, ganun po, sa mga matitigas na bagay. Pero kami po mga Pilipino, hindi lang po Pilipino, kundi yung iba din po namin kalahi na kasama sa work, yung iba umiyak na po. Ako nakatayo lang ako sa pwesto ko na hindi ko alam ang gagawin. Tapos po, wala naman nagsipagtakbuhan, Heidi. Actually po, walang nagsipagtakbuhan, wala naman pong nagpanik kasi nadala po kami ng mga kasama naming hapon na ganito ang gagawin. Then, syempre, nasa loob po kami ng factory, meron pong announcement kaagad na huwag magpanik. And especially po, tatlong palapag po kasi yung factory na pinagtatrabahoan namin. Yun po, nag-guide po talaga kami ng mga boss at saka ng mga kasama naming hapon kung ano ang gagawin po namin. Okay, so at least magandang balita dahil safe po lahat. Wala ka naman Pilipinong nakilala o narinig na nasaktan o kailangan evacuate? Wala naman? Actually po sa amin, dito sa area namin, wala naman po. Meron na trauma. Pero hindi po namin alam sa branch ng company namin kasi po sila mismo doon, mga kaibigan namin, mas malapit po talaga sila sa area ng center sa Miyazaki Ken po. At naka-red, naka-yellow po yung area nila sa balita na kung saan kasama po sila sa mga mas mag-ingat dahil tabing dagat po sila na may tsunami warning na po sila doon. Sige, anyway, si Ivy po, taga-Caloocan, sa mga kamag-anak ni Ivy, she is safe. Nagsabi ka na ba sa mga kamag-anak at mahal mo sa buhay dito? Naligtas ka naman? Na-update mo ba? Yes po ma'am, na-update po namin lahat yung family namin na okay po kami. Lalo na po nung, nag-worry po kasi talaga sila sa amin dito. Patiin mo ulit ang mga kamag-anak mo, ID. Good morning po, binabati ko po lahat ng family ko sa Camarin, Caloocan City, Barangay 178, Menside family, and yung family pili ko po sa St. Bernard, Southern Leyte po. Ayan. Safe pa. Alam mo naman, Pilipino. Marami kayong Pilipino dyan sa factory, Ivy? Actually po, last year, mga 10 lang po siguro kami. Then plus yung mga nakapag-asawa ng hapon.
Pero ngayon po, ngayong year po is mga 50, pataas na po kami. Ganun po kabilis dumami yung population namin dito. Okay. Wala ka namang asawang Hapon, Ivy? wala po, ma'am. Wala pa po. Wala ano pa. Sabi niya, wala simpleng, pa po? wala po, ma'am. Simpleng worker lang po ako dito. Pero mukhang Haponesa na rin si Ivy, ano? Marunong na rin yan, Bagnyong. Marunong ka na mag-Japanese, Ivy? Konti po. Paano bati sa Japanese? Sige nga, ano yung alam mo? Kung hello po, simpleng bati is konnichiwa. Konnichiwa. Pero kung babati ka, yes po. Kung babati ka po ng good morning, dito is ohayo gozaimasu. Usually lagi po sinasabi ng Hapon yan bago mag-start ang work. And pag nakakasalubong mo dito kahit hindi mo kilala, ohayo gozaimasu po ang sinasabi. Ay, so hanggang ganyan ka lang. Wala, hindi pa yung conversational na Japanese. Nag-take po kasi ako ng Japanese language proficiency examination every year, kaya medyo nakakapag-conversate na po ako sa mga Japanese. Okay, that's good. thank you. Maraming salamat, Ivy. Thank you. Thank you so much for the invite. Ivy Menside, OFW sa Kagoshima sa Kyushu, Japan. Magbabalik pa rin po ang Gising Pilipinas. Four more. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigonia. Gising Pilipinas! Magandang umaga kay Police Colonel Gene Fajardo, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Colonel, magandang umaga po sa inyo. Good morning, ma'am. Magandang umaga po, Sir Alvin, ma'am Doris. Wala yes, pa ma'am. Bang Australia? Noong last time nag-usap tayo, sabi mo malapit-lapit na. Antayin natin, Sir Alvin and Ma'am Doris, at may awan just pero malapit na raw. Malapit na raw. Mahirap magsabi, Sir Alvin. I-claim na natin yan. I-claim na natin yan, ma'am, at i-manifest natin na may magkaroon na ng Estrella. Actually, wala naman din tayong say dun sa release. Pero sinasabi ko lang, parang ang tagal na. Last time na nag-usap tayo, inaabata na natin yan. yung one star. Balibali, darating yan. Colonel, natawag kami dahil ang sabi po ng regional director nyo dun sa Davao Region ay itong si Pastor Apollo Kibuloy ay nasa compound lang ng KOJC. So, ang tanong ng mga ordinaryo mamamayan, kung alam nyo na nasa compound lang siya, o hindi pasukin ang compound at damputin siya, ganun lang ba kasimple yun? Hindi ganun na kasimple yun, Sir Alvin, dahil kung matatandaan mo, nung una natin pinasok itong KOJC compound sa Davao noong June 10, ay nagkaroon nga ng konting tensyon at gusto natin na bagamat sinasabi nga po ng regional director po ng Davao na there are indications na nandoon nga po si Pastor Kibuloy dahil nga may mga nare-receive silang information, but this time around they are still trying to explore some options na po para hindi na umabot na magkakasakitan uli at nakikita natin in fact ni-report niya mismo kahapon na may mga talagang may mamamas movement sa loob, parang naka-ready sila at ay na-anticipate nila na papasukin po sila. But again, yung appeal pa rin po natin na sana huwag gumantong sa anumang sakitan at for Pastor Kibuloy and others to just surrender po. So tama po yun. Ano? Sinasabi ni Colonel, iniiwasan natin na may madamay, may masaktan, may mamatay. Ayaw natin yan. Kasi pag inisip ng tao, alam nyo palang nasa compound, di ba? Ang automatic na isipin nila, di damputin nyo. Bakit hindi nyo hindi makuha? Po ganun kasimple. Unang-una, napakalaki ng compound, Colonel, di ba? Exactly. Tama po, Sir. At it will take hours, if not days, to really search yung napakalaking compound po na yun. At kailangan pag-isipan ng maigi. At this time around, gusto natin na makasiguro na hindi mauulit yung nangyari noong June 10 na nakabitahin natin sa mga video po na talagang even yung mga minors and even yung mga babae, ginamit na shields. At again, sabi nga natin, yung appeal na patuloy natin sinasabi na nakikinig natin ito na isampay yung kaso, haharapin yung kaso, at nung isinampay yung kaso, ay hanggang ngayon ay hindi po sumusuko. So sabi natin, this is not about
KOJC, nare-respeto natin yung kanilang rehiyon. Ito ay isang particular na legal process na inutos ng korte, Sir Alvin, Ma'am Doris, hindi PNP. At yun yung appeal natin na for Pastor Kibuloy and others to spare ang KOJC. At sa kanila naman, nakatuon yung ating atensyon, hindi sa simba o hindi doon sa kanilang sekta po. Colonel, na-determine nyo na po ba o meron kayong intel na doon sa compound po na yan, ng KOJC, ay may mga ibang, iba't ibang lagusan? At very, ano naman po yan, open naman yan, Ma'am Doris. In fact, may mga lumabas nga po sa social media nung ginagawa pa lamang po itong lugar po na ito ay may mga kasama dun sa design na merong mga tunnel. And in fact, sinabi nga po ng RD po na ang lagusan nga po ay diretso sa meron nga po doon sa may hangar mismo ng airport. So yan po ay kasama doon sa ating pinag-iisipan dahil nakita natin na once makita pa lang po nila na may mass movement po yung ating mga pulis ay talagang readily, talagang hinaharangan at talagang dinidelay yung pagpasok natin doon sa compound. At every minute ng delay na makapasok po tayo doon ay there is a big possibility na talagang sa lawak po nung lugar po na yun ay talagang matatakasan at matatakasan po tayo so, ng mga tao. So, Colonel, is it a little too late na tayo po ay nagko-concentrate dyan sa KOJC? Kahit na nga po may pagsasabi o meron kayong intel na andyan-dyan pa siya. Kasi kung marami palang lagusan, malamang sa malamang, ngayon nakatakas na po yan. Well, umaasa pa rin po tayo na doon, base doon sa mga information po natin na nare-receive na nandun pa nga po. Otherwise, ay hindi naman po natin yan talaga bibitawan yung lang lugar na yan. Kasi ang iniisip natin, more than anywhere else, ito yung safe haven ni tinatawag na nga po natin siyang fugitive Kibuloy. Kasi mas safe siya doon. Talagang hinaharangan siya, talagang pinoproteksyonan siya ng kanyang mga taga-suporta. So, umaasa pa rin po tayo na hopefully this time ay mas strategic yung gagawin po nating pagsisilbi po ng warrant of arrest po. Apo. Pero ang tagal niyo na pong hinahanap itong si Kibuloy, wala po bang nakapagbigay man lang sa inyo ng impormasyon? Kasi kung nagpalipad po ng helicopter, makikita yan eh. Ah, oo. Oo. Kasama po yun na Ma'am Dory sa binabantayan po natin. Kaya nga nung ilang araw nung meron po tayong mamonitor na chopper po na lumipad po ay kaagad po itong in-report sa CAAP at accordingly ay parang pinainit lamang po yung chopper at hindi naman po lumipad. May mga snippets po tayo na mga movements na mamonitor po at iyon naman po ay tinitingnan natin at binabantayan at kaya nga po yung mga checkpoints po dyan ay from time to time ay inilalatag po natin dahil na again, sabi nga natin, gusto pa rin po natin kung pamimiliin po ang PNP, Ma'am Doris and Sir Alvin, gusto pa rin po natin na matapos po itong sitwasyon po na ito sa mas matahimik na paraan. Ayaw natin na talagang humantong sa isang insidente na may masasaktan lalong-lalo na po sa panig po. So one last, Colonel, anong pakiusap ninyo sa mga supporters? Kasi yan, sabi namin ni Doris, yung mga supporters are ready to die to protect Pastor Apollo Kibuloy. Parang ganun ang kanilang mindset, exactly. Colonel. Go. Tama po, sir. Yun po talaga yung mindset po nila na talagang even doon sa Senate na ating inatinanong huli ay talagang may isa pa nga pong paghahamon sa atin na talagang gagamit na sila ng pwersa. Ay, ayaw nating humantong sa ganun. Gusto nating sabihin na ang PNP is just there to implement a legal process na korte naman po ang nag-utos. At sana nga po, ang gusto natin panawagan mismo kina Pastor Kibuloy at apat pa na spare yung kanilang mga taga-suporta at harapin nila itong kaso na ito. Hindi naman ito paghusga. Ito ay isang legal proseso na kapag meron naman silang enough na ebidensya ay pag-dismiss naman ang kaso at respetuhin po natin yung jurisdiction po ng korte. Ayun. Okay po, ma'am. Thank you, Colonel. Maraming salamat. Next time, ma'am, may Australia na po. Ah. Thank you po, Colonel.
Thank you. Maraming you, maraming General. Salamat. Inunaan mo pa yun. Pero magandang pakinggan, di ba? Oh. Police Brigadier General Gene Fajardo. Pag isang Australia Brigadier General. Bagay. Bagay, di ba? Sa mga darating na araw po. Papunta na po tayo doon, ha? Huwag natin pangunahan. Yan. Partner si Director, si Assistant Director Rodel Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Meron ba yung good news? Ay, partner, sinasabi ko sa iyo. Oh. Tinan mo tong gagawin ko, ha? Okay. Kaserbisyo! Flash Report! Flash Report! Ayan, Ma'am Del, ha? Pinlash report na kita, Ma'am Del. Dapat good news po. Ano ang good news ni Ma'am Del Romero na mukhang kagila-gilalas? Yan. At ka-excite. Go. Kahapon pa ako, wanted. Okay. Magandang maga po sa lahat, sa Pompom Girl, at yeah, magkakaroon po tayo ng World Walk simula bukas sa gasolina po. Ang range niya, mga 2 pesos and 30 centavos to 2 pesos and 50 centavos. Wow! Ma'am, teka muna, hindi bukas ha. Next week pa. Simula bukas, sabi niya. Next week, sorry. Next week. Tuesday. Na-excite si Madam dahil big time. Napakalaki! Pwede ko ba sabihin big time? Big time na ito. Big time po. Sa apat na araw ng monitoring po, nitin ko ang gasolina po, may estimate na rollback ng 2 pesos 30 centavos hanggang 2 pesos 50 centavos. Ang diesel po, 1 peso 90 centavos hanggang 2 pesos 10 centavos. At ang kerosene po, 2 pesos 35 centavos hanggang 2 pesos and 40 centavos. Base po sa apat na araw ng monitoring. Hindi, ma'am. Todo na po yan. Walang trading ngayon sa Singapore. Yan na yan. Okay. Yan na yan? Holiday sa Singapore. Oh. Yeah, kung walang trading, final na yan. Final na. Paulit mo nga po yung diesel na liturgy kamili. Magkano yung diesel? Magkano yung kerosene? 230 to 250. 230? Gasolina po yun. Gasolina yan. Gasolina. 230 to 250. Diesel 190 to 210. Kerosene 235 to 240. Oh, ayun, napakalaki po, no? At talagang big time yan. Kaya yaman din lamang na big time yan. Ayoko na magtanong kasi baka maudlot pa. Hindi, final na yan. Yung forex na lang yung pag-uusapan natin today, Ma'am Del. Ano? Ngayon, one last, Ma'am Del, anong dahilan? Bakit nukuha ng laki ng rollback? Okay, kasi pa po mahina pa rin yung consumption sa lalo na sa bansang China. Tapos yung outlook talaga ng global economy mukhang hindi maganda. Tapos po yung takot sa posibleng recession sa United States at saka medyo lumakas ang peso natin. Yun. So yung mga dahilan pala. Ano? So kahit papano, namnamin. Namnamin talaga. You roll back, ma'am. Pero ano? Ma'am. Del? Yes. Mm-mm. Namnamin natin kasi baka mag-iba na naman yung ng hangin the next week. Tama ka, Alvin, kasi diba nung Wednesday, yung 3-day trading, malaki. Nabawasan pa ito eh. Dahil sa trading kahapon, tumaas halos na $3 yung gasoline. Actually, ang implication din ito, partner, mukhang yung diesel, mukhang tutuntong sa 40 peso level. No, Ma'am Del, ano? Ganyan ba? Kasi kung 2 piso. Yes, sa monitoring ng last week. Sana nga po. Thank you, Ma'am Del. Maraming salamat. Thank you, Ma'am, for the good news. Good news. Thank you. Salamat, mabuhay. Thank you po. Flash Report! Flash Report! Ay, salamat po sa Department of Energy sa kanilang anunsyo. Tatlo pa ba? Wala tayong kasawa-sawa magandang, sa mga magandang umaga sa iyo. Attorney Arnel Dulendo, ang Secretary General ng Trade Union Congress of the Philippines. Magandang umaga sa inyo, Attorney. Good morning, sir. Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga, Ma'am Bigornia. Hingi lang po kami ng konting reaksyon ng TUCP kasi mukhang may move sa Kongreso na bawasan ang mga holiday na sobrahan na raw tayo sa dami ng mga holiday sa Pilipinas. Correct. Anong reaksyon ng TUCP? Well, alam mo, ang holiday na yan, para yan sa mga manggagawa talaga. Maraming gamit yan eh. Una, yung work-life balance natin ngayon, nakakapagpahinga ang mga tao. Yung ating local tourism, pwedeng gamitin yan para gumanda ang tourism natin locally.
Ang problema dyan, lahat yata ng benepisyo ng manggagawa ngayon, gustong bawasan o gustong mawala. Hindi naman po pwede yun. Alam mo, yung sinasabi nilang ang productivity natin na apektuhan na, kailangan mag-invest sila sa mga manggagawa. Mag-invest sila sa kanilang tools, equipment, machinery, mga bago. So kukontrahin nyo, attorney, kukontrahin nyo sa Senado ata nagsimula yung ganyang inisyatibo? Yeah, Senate. Oo. Sa Senado, actually, minomonitor namin kung ano ang galaw niya. Ang mismong Senate President, partner, ang nagmumungkahi, si Chisa Escudero. O, hindi tingnan natin kung paano. Hindi kaya nga, kukontrahin nyo ba at paano nyo kukontrahin, attorney? Hmm. Alam mo ano na yan ang mga benepisyo ng tao kasi, meron tayong nakalagay niyan sa labor code na yung tinatawag natin na Alvin na non-diminution of benefits kung yung mga employers hindi bawal nga nilang gawin yan. Pero ang problema nga sa mga batas natin ngayon, gusto nilang bawasan yung benepisyo ng mga manggagawa sa halip na bigyan ng magandang benepisyo katulad na ang sahod nga natin mababa. Diba? Ang mga manggagawa ngayon hanggang Linggo nagtatrabaho para lang maitawid yung araw-araw na pangangailangan. Nagtatrabaho ng higit 8 oras. Umabot sila ng 12 hours para lang maitawid ang pang-araw-araw. Kailangan ng overtime. Tapos babawasan mo pa yung holiday. Babawasan mo pa yung holiday kung saan pwedeng magpahinga ang manggagawa na may bayad siya. Talagang sobrang pahirap na yan . Unti-unti ngayon makikita natin, Alvin, Ma'am Doris, na yung pamana sa atin ng dating presidenteng Marcos, si Ferdinand Marcos, na labor code, kung saan protektado ang mga manggagawa, unti-unti, nagre-legislate sila pa unti-unti, pinipiraso-piraso nila para mawala yun. Yan ang nangyayari ngayon. Ang problema, dito pa sa panahon ng anak, hindi natin alam kung ipapasaya ng ating presidente ngayon kasi ang proteksyon ng manggagawa, nanggaling yan sa dating presidente Ferdinand Marcos. Sa ama. Yung labor code. Oh. Yeah. So anong panawagan nyo, attorney? Maubusan lang tayong oras. Anong panawagan nyo sa mga senador? Kasi pagboboto, hindi naman porke sinabi ni Senate President Cheese, ayun na yung masusunod. May kanya-kanyang boto yung mga senador. Exactly. Anong panawagan nyo sa Senado? Ang panawagan namin, kung nag-iisip ang mga senador ng increased productivity, huwag naman kunin sa mga manggagawa. Mag-isip ng ibang paraan, maraming paraan na pwedeng isipin na hindi natin isinasantabi ang karapatan ng mga manggagawa, yung benepisyo ng mga manggagawa. Ang problema kasi, sa tuwing na lang may kailangan silang ibigay sa employer, ang nagsasakripisyo manggagawa, sana sa pagkakataon to, maisip nila na wag naman. Mag-isip tayo, maraming pwedeng isipin para ang productivity tumaas. Hindi nasasakripisyo ang labor rights. Yan ang problema Okay. Yung labor rights laging nasasakripisyo. Sige po. Salamat, attorney. Maraming salamat. Thank you po for your time. Maraming thank salamat you. Po. Mag-ingat lagi. Mm-hmm. Si attorney Arnel Dulendo, Secretary General ng Trade Union Congress of the Philippines. Biling ko may magtatampo na hindi mababati. Para kami inahabol ng pitong demonyo. Asan ba yung dalawa pa yung guest namin. Asan yung mapabati? Dalian ninyo. Andyan na si Dr. Ish. Andyan na. Magandang umaga sa iyo. Ma'am Raquel Dumdum Concepcion. Ma'am, thank you. Talagang naman galing. Thank you, Ma'am Raquel. Galing pang Cebu. Cebu, oo. May lechon ba, partner? Ma'am Raquel, maraming Raquel, salamat. Meron ka rin Camille. Mm. Pati si Camille kasali. Ay, thank you. Si Ab kasali yan. Si Ab paborito ni Ma'am Raquel. Ganyan ba? Oo. Maraming na natin yung kay Ab. si Ab po, kasi hindi nyo nalala. EP na rin si Ab, partner. Graveyard. Sunshine, hindi ko. Graveyard. Hindi mo naabutan si Ab. Namiss mo bang kulitin? Namimiss ko naman chilling siya lang. Kaunti lang. Oy, akala ko si Paraiso. Pag ringing, out. Wala na akong panahon mag-antay sa mga ibang tao na kung ayaw magpa-interview, out. Ganun na lang kasimple. Okay. Governor. Ay, gusto ko lang batiin si Pot San Pedro, ang ating HR ba? Finance. May kakailanganin ako sa iyo, ma'am. Kailangan tayo mag-usap. At kinakabahan ako. Magandang umaga sa iyo. Arnold Salvador. Kasi tingin ko lang kay Bigoy, natatawa siya sa akin. Bakit ganun ang pagtingin mo sa akin? Siyempre, because you're a fan of
Ano pang karakter si Regachi, ko? Si Regachi. Ano nga? Sisi. Oh. Ay, Camila, anong pangalan ng karakter ko? Anong pangalan? Ko? Sabi ko, isang tingin lang ko lang kay Bigornia. Hanamishi. Hanabishi electric fan? Electric fan nga yan. Hanamishi Sakuragi. Ayun, Sakuragi. Ano? Hanamishi. Oh. Ah, meron din yan. Ikaw naman si Haruko. Haruko. Haruko ba o Haruko? Haruko. 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 Harry Roque. Ha? Ay. Haruko. Haruko. Haruko Diyos ko. Haruko. Haruko Diyos ko. Harry Roque. Make sure nyo si Dr. Ish naka-costume ha. Yan ang pangako niya kahapon ha. Dr. Ish ha. Dapat kasali ka dito ha. Dr. Mario Festin, magandang umaga please. Greet my apos Janiel Simpas and Malvin Festin. A happy, happy birthday. Thank you, Doc. Maraming salamat. Go, partner. Gusto ko rin batiin si Carlo Katigbak. Bakit ka mo? Wala lang. Gusto mo lang? Gusto ko lang. Oy, speaking of Carlo Katigbak, oy, thank you. Camille, kunin mo yung plaque ko. Bakit? May plaque ako. Ilang taon ka na? 30. Wow! Actually, hindi 32. O, asan yung ano mo? Years. Ano ba yan? Necklace na? O ring? Hindi, meron na ako lahat nun. May singsing na ako, may bracelet na ako, may quintas na ako, may omega na ako, lahat meron na ako. O, di congrats. Ang kulang ko na lang, lapida. Huwag ganun. Alam ba? Yung dulo pala lang. Dead joke lang po. Kung tutusin, partner, kaya ko palang abutin yung 40. Ah, kasi talaga? 50 ako ngayon eh. Di kung sasagarin ko. Kung hindi, gusto ko na mag-retire, pagod na ako. Oh. Kung hindi ako mag-retire, aabot ako ng 40. Talaga? Wow! 40 years in service. Paabutin mo na, partner, para sa ganun, ay magkaroon ka ng isang haligi dito sa ABS-CBN. Ayan po, thank you. Ayan. Maraming salamat. Sino ba nag-award sa'yo? Si CLK? Hindi naman, kinuha ko lang dun sa ano. Tanong ni Camille, magkano o binayad mo. Hoy! 30 years ito, ah. Yan, oh. 30 taon sa ABS-CBN. Congrats, Maraming salamat, kapamilya. Thank you po. Yan. Meron na rin. Yung ibang mga matatandang kasama natin sa ABS, may ganun rin na rin, partner. Gumano ka, partner? Parang si Carlos Yulo. Di ba ganun sila lang? Lahat na lang. Thank you. Maraming salamat po sa ABS-CBN at sa mga fellow 30 years. Si Pau Atienza, nandyan nung isang nung kahapon. So, ibig sabihin, kung ako nagtuloy-tuloy sa ABS-CBN, may 40 na ako. Ay, hindi. Kasi nga, nag-4 ka. Hindi ba, 4 ka pagaling? Oo, nag-NHK pa ako. Oo, nag-NHK ka pa. Oo, so, marami kang pinuntahan. Kasi ganun na ako eh. Bukas sa lahat. Oo. Parang karinder yan lang. Thank you, Boss Carlo. At saka kay... Ma'am, ha? Si Tita Cory. Tita Cory. Si Tita Cory, 35 yan, partner. Oh, kasabayan ko yun. Yun, 35 kami. Oh. Yan, ha? At si Sir Mark, maraming salamat po. Happy, happy birthday kay Mara Faner Kapuyan kahapon. Pwede, wala ka dito. Ang daming bumaha ang food. Oh. Eh, ano pa naman, wala namang batas na nagsasabi na hanggang birthday mo lang talaga magpapakain. Pwede pa ngayon, di ba? Happy birthday, Boss, Mara. Boss, maraming salamat sa mga pakain at siyempre. Ano ba yung mga naging pagkain? Sorry naman, di ako nakakain. Ang daming pagkain, partner. Ang naabutan ko, kinain ko lang kahapon ay lechon. Oh, wow. At chicharon. Yun lang, partner. Wala akong ibang kinain, wala akong kinuhang hipon o beef, no. May menudo ba? Maraming pagkain, masarap. Oh, ang kinain ko lang, chicharon at lechon. Talo ako pagka ganyan. Pero Mara, ako nga, wala namang batas na nagsasabi na hindi ka pa pwedeng magpakain kahit tapos na yung birthday. Ayan, hipon, beef, mushroom, orange chicken. There's some cake, there's some iced tea, and a lot more. Wow. Marami pa rin. Maraming bisita ng lola mo. Number 21, Mariano Olondre Street. Yan po ang address ko, Mara. Sa ating pagbabalik, Dr. Ish Pargas, ituloy natin yung diskusyon natin PhilHealth. Sa PhilHealth. As promised. As promised. Uh-huh. Sa pagbabalik ng Gising Pilipinas. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigonia. Gising Pilipinas! Magandang umaga sa iyo, Joey Papa. Isang makakalikasang biyernes sa inyo ni Doris, ha? Thank you. Sino naman ito? Sabi niya, congrats, Vin, gulang ka na. Gulang. Paano ibig sabihin ng gulang? Tigulang. Matanda. Matanda na. Here you go. Huwag naman
tayo laging usapang matanda. Oh. Bira kayo. Sige, go. Laferns 1, happy Friday. Go team, go. Always watching from SG, Singapore. La? Kindly greet my friends. Happy birthday, Auntie Jo, na taga Sydney. And Uncle Odelio, na taga Singapore naman po. Happy weekend. Maraming salamat. Hindi na tayo sinasagot ni ano, nung DICT. Kasi kahapon, maraming naiulat na na-hack na, at saka na-biktima ng mga ransom, ano, ang tawag mo dun? Ransomware? Ransomware. Oo. Oh. Bakit? Yung isa, yung, ano yung napaulat, yung ano nga bang company yun? JG Summit. Oy. Malaki yan. Ano Gokong nga yan? Gokong Way. Oh. Pero may isa pa doon, Viva Max. Ay. Oo. Diyan ako dati nagtrabaho. So magkakalaman tayo sino yung nagsasubscribe sa Viva Max. Hindi po, pero Biro, gusto bakit natin itanong. Bakit ganyan? At saka anong implikasyon sa atin? Oo. Diba? Anong implikasyon sa madlang people kapag nagkakaroon ng cyber hack at pinaparansom yung mga datos? Grabe, no? Ba't ganun? Diba? Ba't nakakalusot? Ibig sabihin, hindi matiba yung ano natin, proteksyon. Hindi. Laban sa mga cyber criminals. Oo, hindi ayos. Or meron man tayo, hindi nakakapagsabayan dun sa mga panloloko ng mga hackers na yan. May utang yan si Asek Aboy para iso sa atin part. Hindi tayo sinasagot eh. But anyway, yan mo na. Paraiso. Punta na natin si Dr. Ish. Yan. Dr. Israel Ish. Francis Pargas, ang Senior Vice President at tagapagsalita ng PhilHealth. Dr. Ish, good morning! Good morning, Doc! Good morning, Alvin, and good morning po, Ma'am Doris. Congratulations, Alvin, on your 30th year. Thank you. And your 300,000 bonus. Oh, hindi naman, sana totoo, ano, 300,000. 300 pa lang, wow. Doc Ish. Eh, bakit ang pakain lang niya sa amin tinapay? Papaniwala ka dyan kay Dr. Ish. Hoy, baka sabi mo sasali ka sa costume namin. Hindi ko kasi kilala yung costume nyo actually. Pareho tayo, Doc. Hindi din namin kilala sino itong costume namin. Sinuot lang namin dahil sikat daw to, sabi ni Camille. Sikat daw to, Doc. Kawawa naman tayo, hindi natin kilala. Kaya nga. Mga thunders na, no? Saan ba tayo naputol? Naputol tayo kahapon na dapat ituloy pa natin. Ah, ano yung mga upcoming benefits na ilulunch ng PhilHealth for this year and early next year? Go ahead, Doc. Okay. Alam naman po natin by the 2024 ay nagsimula na tayong mag-increase ng ating benefits. Unang-una ay yun pong ating beneficyo para sa bronchial asthma at saka po yung bacterial sepsis of the newborn. Sinimula natin yan ng January and then come February, yun pong 30% increase para sa around 9,000 case rate packages natin. So ngayon pong dadating na third quarter, ay magsisimula na rin po tayong maglabas ng ating benefit package para sa severe acute malnutrition. And bago ko makalimutan, Alvin and Ma'am Doris, yun pong ating dialysis, kung matatandaan natin, ay nun pong May ay in-increase natin ang package from 2,600 to 4,000. Correct. And ano pa po ang mga inaasahan natin bago matapos ang taon? Unang-una po ay ine-enhance din po natin yung ating benepisyo para sa dengue hemorrhagic fever na talaga ngayon ay meron tayong mga kaso. Ganon din po para sa cataract. Ganon din po ang para dun sa ating benefit package ngayon na peritoneal dialysis na 270,000 a year. Yan po ay nire-review natin para po ma-enhance din natin within the year. Nire-review din po natin ang ating current packages for chemotherapy para po sa liver, lung, prostate, and cervical cancer. So nilalayon din po natin na ito ay mas mapataas pa natin para mas mabigyan natin ng financial protection ng ating mga miyembro. We are also patapos na po tayo dun sa ating paggagawa ng benepisyo. Ito'y bago para po sa outpatient therapeutic medicine and rehabilitation services. So ini-expect po natin na by November mailabas po natin yan. At ganun din po ang ating pagre-review ng ating current 600,000 peso package na kidney transplant. Nire-review po natin yan para madagdagan ng mga serbisyo within the year. Ganun din po yung ating Z-Benefit package for catastrophic cases ng prostate, cervical, and open heart surgeries. So yan pong lahat na yan ay tinitingnan natin na mailabas within the year. And Alvin and Doris, para dun sa ating
outpatient benefit package o yung ating primary care. Yung ating konsulta ay alam naman natin na yung ating 13 diagnostics ay dinagdagan na natin ng mammogram and ultrasound. Pero bago po matapos ang taon, I think sa fourth quarter, yun namang coverage natin ng 21 na libreng gamot para doon sa ating konsulta ay magiging 53 na libreng gamot na po ang makukuha para doon sa konsulta. For 2025, tayo naman po ay nag-aaral na rin at hopefully by the first quarter ng 2025 ay mailabas na po natin yung ating pakete para sa emergency care services. Ayan. Ay, interesado ako doon sa katarata. Napaka-common na sakit ng mga kababayan natin. Ano, ano ang benepisyo ka mo doon sa katarata? Libre na magpatanggal ng katarata kahit sa private? Sa ngayon po, ang ating cataract extraction ay 16,000 pesos per eye. So yan po ay sa gobyerno or sa private facilities natin. Nire-review po natin yan ngayon para po matingnan natin kung mas mapapalawak natin yung pong ating case rate, and hopefully before the year ends, mailabas na po natin ang resulta ng ating review nito. Sana, Dr. Ishtasan, si Doris nagkikwento yung kilala niya, 100,000 bawat eye. Bawat mata, oo. Ang layo sa 16,000. Yes, oo. Opo. Kasi po, yan ay unang-una, nakadepende din doon po sa lente na pinipili ng pasyente kung anong klaseng lente ang ilalagay sa atin ng ating mga doktor. At yun pong mga lente na yan ay nagre-range from 10,000 to meron pong mga umaabot ng 70,000, 80,000. Depende din po yun sa pinipili nating lente. So yan po yung ating mga pinag-aaralan. Yun na nga eh. That is the point. Ano? Kaya naintindihan ko ngayon yung grupo ni na Dr. Tony Liatson. Oh. Halimbawa, kanyan, a prime example, yung katarata. Correct. Hindi mo kayang itaas 16,000 lang. Kahit gawin mo 50,000, kulang pa rin yan. Dahil sabi mo nga 100. Oh. Samantalang ang dami niyong excess fund. Oh. Kaya hindi nila mag-gets yun na bakit hindi mo taasan yung benepisyo kung marami ka pa naman pala extra na pondo. Parang ganun, Dr. Ish. Apo. Kaya nga po, kung makikita nyo, very aggressive tayo ngayon sa pag-i-increase ng ating mga benefit packages. Gaya po nung nabanggit ko na nag-increase tayo ng 30% across the board for around 9,000 case rates, kami po ay nagtitingin uli ngayon at pinag-aaralan na baka po maaaring itaas muli natin ng additional 30% pa uli within the year. Kami po ay binigyan na ng instruction ng ating presidente, ni Presidente Manny Ledesma, na muling pag-aralan, baka pwede pa pong itaas uli to another 30%. So ang 60%. Ang alindok yung itataas? Yun pong ating mga case rate packages. Sa mga nitong February, itinaas natin ng 30%. So tinitingnan po natin, baka pwede pa rin nating i-increase ng another 30% within the year. 60. Magiging 60% increase. Pero hindi po ba, pagkakaintindi ko, ewan ko kung tama o mali, magiging applicable lang yan kapag ang doktor mo ay accredited. Tama ba? Hindi ko alam paano yung accreditation na kinakailangan, Doc. Hindi, depende sa sakit. Po, nasa batas po kasi na dapat ang atin pong, hindi lang doktor, kundi pati ating facility, ay maging accredited ng PhilHealth bago po natin mabayadan nung ating mga benepisyo. Kaya po nire-require natin na yung ating doktor at ang ating mga facility, whether hospital, dialysis center, or any other ambulatory surgical clinic or paanakan na maging accredited po ng PhilHealth. Opo. Okay. Ngayon, dun sa una natin pinag-usapan kahapon, hindi ho ba posible na kahit ano man yung sakit mo, rare man yan o common, yung meron ka bang kahit konsuelo na hindi nagbabayad ka buwan-buwan, kahit papano, hindi ka masisiro. Kung ang sakit mo man ay rare, kahit pa, meron ka pa, kung baka may meron minimum na benepisyo sa PhilHealth regardless of your illness, hindi ba ho pwede yun? Tama po kayo. Actually, yan naman po ang ating mandato, except for some exclusions na nakalagay din po sa batas. At kung yun pong mga wala sa exclusion, ay tayo po ay merong mga benepisyo na. However, kung halimbawa, may mga bagong pagkakasakit na tutuklasan, yan po ay ginagawa natin ng benepisyo along that line, katulad po halimbawa ng COVID-19. So
Wala po yan dating benepisyo, pero nung nagkaroon po ng COVID-19 na pagkakasakit, ginawan po natin ang benepisyo. So, Alvin, kung meron pa kayong, or panawagan na rin natin sa ating mga kababayan, kung merong mga pagkakataon na halimbawa ang inyong pagkakasakit ay nasasabi na wala pong benepisyo coming from PhilHealth, medyo inform niyo po kami or medyo inform niyo po ako para po matingnan natin ng mas maayos at kung kinakailangan po ay magawan din natin ng benepisyo. Ayun, oo. Okay. Sana lang maayos na lahat, ano, Doc Ish. Kasi ang dami pong naghihintay ng mga karagdagang benepisyo na yan. Tama po. And siguro, Ma'am Doris and Sir Alvin, dahil marami tayong lalabas na benepisyo within the year, pagkapag po siguro lumabas na ang mga ito, ay i-inform din po namin kayo para matulungan nyo rin po kami sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan para po alam nila na may ganitong benepisyo na nailabas ang PhilHealth. Si Dr. Enrico Ragaza, nakamonitor sa atin, sabi niya, please ask if doctors' provider accreditation fees could be standardized as a flat rate or better removed altogether. Alam mo yung tinatanong niya, Doc? Actually po, wala po tayong sinisingil na accreditation fee para sa ating mga professionals. Okay. So wala naman. So a membership daw. Doc, ano kayong tinatanong mo? Please ask if doctors provider accreditation fees could be standardized as a flat rate or better removed altogether. Membership. Ano kayong sinasabi ni Dr. Gasa, Doc Ish? Yun po kasing ating mga doktor, katulad ng bawat Pilipino, ay dapat maging miyembro ng PhilHealth. Iba po yung accreditation bilang doktor sa PhilHealth at yung pagiging member mismo ng PhilHealth. Yun po namang fee para po sa pagiging accredited ay para sa pagiging member ng PhilHealth ay standardized po yan. Pare-pareho po ang premium contribution ng doktor, abogado, inhenyero o kahit po yung mga any direct self-employed. Kaya lang, Alvin and Ma'am Doris, syempre, depende po yan sa inyong sweldo. Sabi ni Dr. Ragaza, kung kasi hindi ka ma-accredit kung hindi ka bayad, pero doctors nagbibigay ng service. Yung pala ibig niya sabihin. So tama na yun, Doc. Nasagot mo na siya. Yes po. And again, yan pong membership ng PhilHealth is different from the accreditation. Gaya po ng binanggit natin, lahat po ay kailangang miyembro rin ng PhilHealth. Ayun. Okay, sige. Anyway, si Doc, kukunin namin yan partner sa Thank You Doc. Kasama si Ate B sa Linggo. Kung may tanong kayo doon, ano nyo na, isabihin nyo na dahil mahaba-haba yung usapan doon. Sunday, 8:30 in the morning. Okay, Doc, okay. Thank you. Doc Ish, maraming thank salamat. Thank you very much maraming and salamat. Good morning po to everyone. Thank Happy you, Friday. Maraming salamat, kay Dr. Israel Ish Pargas, ang nagbabalik na tagapagsalita ng PhilHealth at Senior Vice President ng ahensya. Ano yung insight mo daw? Sobrang traffic daw sa COM. Ano na naman ang meron, partner? Anong meron? Ayan, ako daw sinasabi ko sa inyo. Lagot kayo kay kabayan mamaya. Diyan dadaan si BP, partner, ha? Baka may aksidente. Lagi naman may aksidente. Sabi ni Camille kasi may insight daw siya. Nasaan, partner? Ewan ko. Baka may aksidente dyan. Oy, MMDA, pakisilip nyo na nga kung ano nangyayari dyan. Huwag kayong pakaang-kaang, ha? Sabi ni Dave, sabol natin, wala pa namang ini-insit. Good morning po, attendance check. Kaya siguro malaki ang confidential funds dahil maraming pinapakain at pinapasahod na security personnel. R.S. Kennedy, hello from UK. Cheerleader ka ba, Ma'am D? So, nakamini skirt ka? Happy Good Vibes Friday to all. Ayaw po ni Lala Soto. Oo, lang po ako ng trabaho. Sabi ni Mike, watching from Iloilo, gusto ko yung Olympic ring sa tenga ni Ma'am Doris. Hindi po yan Olympic rings. Ayan yung traffic ko. Anong cause niyan, Camille? Yan yung matraffic na yan ba, Camille, ay papasok ng Commonwealth o palabas ng circle? Dapat nating malaman yun, partner. Papasok ng Commonwealth. May build up po diyan sa area ng... Kaya nga, panawagan natin sa MMDA, alamin nyo kung bakit ganyan. Ayusin nyo po ang traffic diyan. Friday na Friday, iniinit nyo ang ulo ng mga motorista . Ba't kayo ganyan? Naku, paano wala pa si Kabayan? Yung sinis si Kabayan, nandiyan na naglalakad. Ako, lagot kayo kay Kabayan! LC Balion,
Happy weekend! Nagmukha na naman akong grade 5 student sa costume ninyo. Oh my. Governor. Si name cannot be blank. The Dutertes thought they couldn't escape accountability or they don't really know the concept of it. Kaya feeling mga hari at reyna. At itong si Sarah, maraming hanash. Pero sa territorial grabbing ng China, tikom pa rin. Mm. Meron ka pa yung habol, partner? Si Marvel. Ma'am Doris, ikaw si Claire Bennett ng Heroes US TV series. Save the world, save the cheerleader. Amiga learn. La Ferns, happy Friday. Go team, always watching from Singapore. Kindly greet my friends, happy Nabati birthday. Ko na sabi ko nga, inulit ko lang. Okay na. Okay. Papaalam na po kami ha. Si Alvin El Chico po ito. Doris Bigonia po. Hindi, AKA pa na. Si Alvin El Chico po ito, AKA Hanamichi Sakuragi. Ayan. Doris Bigonia po. AKA Sakura. Haruko! Haruko! Haruko gozaimasu! Akagi! Yeah. Kami po mag... Anyan si Kabayan. Kami po magbabalik sa Lunes dito lamang sa... Gising Pilipinas! Ang bagong Morning Tandem! Morning Tandem! Good morning! Alvin El Chico at Doris Bigonia sa... Gising Pilipinas! Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradio Servisyo YouTube channel.